Amen. Isipin nyo, kapwa Kristiyano tayong lahat, kapwa natin, you have to treat them equal, pare-parehas. Walang respect to person. Kung sabi sa'yo, walang pinalabi. Dahil close ko to, siya palagi igawin ko mag-assist. Hindi ko to close, kumuntra sa akin dito sa CR. Hindi po pwede yan. Dapat equally. Alam nyo ang meaning ng communism? Alam nyo meaning ng communism? Hindi. Ang communism, that meaning ng communism is to treat equally. Kaya ngayon ang komunista gusto niya pantay ang pagtingin sa tao. Kaya yun yung nalaman yun. I-search yung communism. Kaya atin mo yung China, naging komunismo. Malating ni Mao Zedong. Ah, Mao Zedong ba yun? Hirap ng China noon. Pero nanawagan siya. Lahat ng mga farmers magtanim, magkaisa tayo para mabuhay natin at ekonomiya. Nagkaisa sila. Ngayon, tingnan yung China. Grabe na. Yung Singapore, ganun din. Ang Singapore, napakaliit na bansa. Dati sakop lang ng Malaysia. Upo ni Lee Kuan Yew na nawagan sa radio. Lahat na tayong Chinese, magkaisa. Magkaisa tayo magtulungan. Ibango natin yung Singapore. Ngayon, yung pinakamayaman sa Asia na nation, Singapore. Walang utang. Na-separate sa Malaysia. Noon, ang supply sa Singapore ng mga tubig, lahat ng mga produkto galing sa Malaysia. Ngayon, ang Singapore, may sarili na silang tubig, may sarili na silang produkto. Nanawagan sila para magkaisa. Unity. Pag may unity, lalago. If there is unity, there is victory. If there is unity, there is progress. The angel of the Lord bring the blessing for you. Yet ano pang sabihin na ng iba dyan, bahala na. Kung anong sabihin niyo, you think that he's smarter than you, or he's wiser than you, marunong sa sayo, mas magaling pa sayo, pabayaan mo lang ang pagpapala darating sa iyo. Sabihan, don't worry. God has seen and your blessing will coming for you. Kasi pag may unity, may progress, may pagpapala. Ang ating isipin, magdalatan mga kaluluwa, dalating anniversary, maraming mabautismuhan. Kaya ang anniversary, kaya nga anniversary ko sa'yo, hindi lang para kain. Banding, spiritual, magsama-sama, for revival, creating a revival. Then, magsulwining, maraming mga ligtas, madaling-madala sa paanan ng Diyos, maraming nagbabautismo. Yan ang ipag-pray natin. Para makita natin the true victory of the church. The true progress of the church. Hindi yung tayo, kaya hindi makita sa maraming pagkain yan. Nagpapasting pa nga tayo eh. Tama mo? Nagpapasting. Pero kailangan, magbigay ka ng pledges. Kasi siyempre, katulad, ano yung pamasahe ng mga preacher, mga worker, di ba? Ano yung pakain? That is it, yun. You invite your visitors, mga worker, at beloved children, natural. Tayo, kahit tayo nag-invite, kita magbayad ng magastos sa lahat. Kaya we need pledges. Nagpa-pledge tayo. Amin ba? Nagbigay special offering. Pero ang pinakalabis doon, yung maraming kaluluwa maligtas. Yan ang true progress and victory sa paglingkod natin. Ng banding spiritual, nagsama-sama tayo. So you have to forget and forget. Forgive and forget everything. What happened in the past, that is the work of the devil. Pero ngayon, turuan tayong Diyos para maging patient, para how to walk patiently and to love one another. Maunawaan natin ang lahat ng bagay din sa buhay nila. Buhay natin. So, ganun lang. So, nalaman nyo na, next time, makahanda na kayo. So, marinig ba na yung magkalaman nila sa buong bansa Pilipinas, yung Hong Kong brethren, pinagpala, lumago sa spiritual, nagunawaan, nagmahalan, nagtulungan. So, it's a blessing for us. Diba? Kasi pag uwi namin, siyempre, pag-pray natin, may kasama, may mga beloved sila darating dito, kung wala naman, okay lang, dito naman kami. Kung naayaw nyo kami, uwi ako. Ako, parang ka lang ako eh. Diba? May nangyari kasi sa outstation, bakinig kayo. Isang outstation ang invite ng beloved parish in the Lord. So, daming kapatiran. Ang nangyari,
Hindi dumating ating beloved parents children, malapas sa mga beloved children. Ang pinadala yung si Minister Bong Almeida sa South Station. Ngayon, nagulat sila dahil pagdating ko sa airport, andun ako. Eh, pinapunta ko kay close kami ni Minister Bong Almeida noon. Ako nag-assist. Sabi, ay, Kuya Andy, you're here. Sabi, Bong. Di sumakay may sakyan na. Pagbaba namin sa isang station, kapatiran, he's so welcome. Kasi expected nila si Malapastor ang bababa sa van. Eh, nagulat sila. Akong unang bumaba. Ha? Pupresir Kuya Andy man eh. Di parang may iba na tuwa, iba naman. Sige, sila tintay. Ba't wala pang bumaba? Yung bumaba, si Mr. Bong Almeida. Sabi na, oy, Mr. Bong Almeida, hinatid na sa kwarto. Special ang kwarto namin. Ganda, maraming pagkain mo. So, yung ting doon. Pagdating ko, eh, galing ko maaga sa Cagayan. Gutom na gutom ako. Bong, you have to take a break. No, kuya, I have to fast. No, that's only kopi. No, yun. Yung dalawang sister, nakatayo sa pinto, malungkot. Sabi na, sabi ni Minister Bong, Ate, why are you sad? Sabi niya, Kuya, we are sad because we expecting so much and the beloved thing that our beloved pastor is here. Alam mo, insulto yun. Hindi ka marunong mag-appreciate sa pinadala. Alam mo, si Bong, binisay, pinagalitan ko sila. Sabi ko, wala mga utak. Hindi ka marunong mag-appreciate sa pinadala ng propita. May insulto yun. Nangyari sa inyo, wala mga isip. Amo to, binisaya ko. Sabi ni Bong, Kuya, what? Okay lang. Maya-maya, okay, Bong, I'm thankful for Lord that you're here. So, nabawi. Kasi, okay, Kuya, tayo, thank you, Ate. Pero pag labas sila, umiyak, magulo. Ang grabe ang gulo. Kuya, I'm not worthy to be here. Because they're speaking too much, beloved pastor. Eh? Nasaktan. Sabi niya, you're the only preacher. You're the best only preacher. No, I am not the best. I'm one of the best, if you are assuming that. You are one only preacher ka. Grabe, tagal lang, ano ko. No, no, don't mind that. Remember that you are sent by the prophet. You preach. Preach. Go get your copy. Get your copy in your book. Tara, sabi. Biyak siya. Di talaga umain. Nag-fasting siya. May kita sa akin. Kuya, well, this preaching, kuya. It's okay. Sabi ko, kuya. No, this one, it's okay. Sabi. Okay, kuya. Pray for me. Napapag-pray sa akin. Pray for me. Ginias ko pa. Kasi gabi yung pagrespeto niya. Always sa minister. Kaya tanong, Kuya, anong gagawin ko pag akit ko sa pulpito? Natatanong pa sa akin. Very humble. Sabi ko, pag tayo mo sa pulpito, sumigaw ka ng tatlong bis na pakalakas na haleluya. Panggulat pa, talsik mga demonyo. Pag akit after prayer, sabi niya, haleluya! Basta grabe boses, wow! Tatlong beses. Basta ang kapatiran, puspusan doon. Eh, laki na. Di ba si Bong Almeida ang kalakas ng boses? Hallelujah! Basta, bigla nag-preach siya. Pagkatapos preaching, ako ng altar call. Sabi, Kuya, how about my preaching? Oh, God, waiting. My God! Yes, my Lord, Kuya. Glory to God. Pray, beloved uncle. Pray. Sabi ko, sabi niya, Kuya, it's time to eat. Di wala siya nag-copy. Pero ano, tika to sa bahay. Hukos, tawagos. Yan nga, pagkain, gutom na. Kami lang dalawa sa lamisa, special kami. Eh, yung mga co-worker ko, nag-otosan ko lang, wala ko na, lagyan nyo. Sabi niya, pulba ko yan, di ba? Hindi basta-basta. Siyempre, escort ako ng minister. So, yan po ang ibig ko sabihin. You know how to appreciate. Eh, hindi ko marunong yan, hindi ka papalain ng Diyos. That's why hindi natin hanapin yung ano paman. Yeah. Di ba? Kung ano yan, binigay dyan, pasalamat. We have to appreciate. Pasalamatan natin, kasi niya, all things, all in everything, give thanks, for this is the will of God. Yeah. Kasi sinabihan ko yung mga orkid doon, sabi ko, kung ako ang inyong bisita, bayaan tayo, uwi na ko. Biyan ko sila. Minsulto nyo ako eh.
Uy ako. Paala kayo, walang bisita, preacher. Salamat na lang kamo. Nahulian yung isipan ng minister. Eh kung iba pang preacher ang nag-escorta, okay yun. Kaya ganun. Mga minimal, huwag natin hanapin ang wala. Hanapin natin yung dyan na makita natin. Amen. Pasalamatin ang dyan, hindi yung wala. Pero pwede pa naman, pasalamatan natin yung wala rin. Kaya kung magpasalamat, iba, salamat sa pagpapala o salamat sa wala. Kaya pag mag-preach ako sa Diyos, salamat sa mga nagregalo, salamat sa mga nagbigay pamasko, at salamat din sa hindi nagbigay ng pamasko. Kaya, sabi in everything give thanks eh. Di pati hindi nagbigay regalo, pasalamatan ko. Bala sa mga insulto. Diba? Diba si may pahabol pa? Sabi ko, salamat naman sa magpahabol. Ay, salamat. Naulian pa rin sila. Ganun lang naman ang paglingkod sa Diyos. Kasi kung maintindihan mo Biblia, you must be smart. You must be practical. Wala lang na pagpangalagad. Kasi sinasabi ko, it is, ang akong preaching, kahabagan, it is for maturity. Para maging mag-grow ka mo spiritually. Kaya sabi ko nga, paglingkod, walang personalay. Service yung totoo lang. Jamie. Amen? Siyempre. Ba? Walang personalay nagsasabi ng katotohanan. Service yung totoo lang. Hindi matago ang balita. Mabuting balita ang salita ng Diyos. Palapakan natin ang Diyos. Amen ba? Amen! Hindi natin pwede itago ang balita. Ay ito, mayong babagandang balita. Eh, salita ng Diyos, magandang balita. Amen. So, it's ugly challenges or good challenges, pasalamatan. Basta balita. Amen ba? Ano na oras? Wala pa alas dos. Kung sa Cebu Pacific ta, you just landed at Hong Kong Airport and will advance 15 minutes of our exact time. Advance tayo nag-landing. Eh, dagdagan pa natin. Kasi dandahan pa yung replano papunta sa pinaka-ano, mag-sipside. Palakpakan natin ang Diyos, mga minamahal. Amen! Habang dahan-dahan, gumatakbo yung replano, pa-sipside, patamain natin yung alas dos talaga na oras. Eh, tuloy, yun talaga exact time ng arrival natin eh. Eh, advance, nag-advance tayo in our time of arrival. Eh, wala pa oh, Brad, malaki pa. Even mo, 15 minutes pa? Naku, haba pa! Mahaba pa yung sasabihin ko, 15 minutes before the time check na 2 o'clock. Pero wala na ako idugtong. Amen? Wait, tingnan ko muna, may idugtong ba ako? Parang wala na. Eh kung idugtong ko yung story ni Abraham ni Joseph, sobra 15 minutes. Kaya, ha? Okay lang ko no. Joe, to public demand. Amen? Due to public demand eh. Parang sini ah. Pero wala na, hanggang dito na lang. Yun lang talang, yan ang leading ng Diyos. Kita mo ho? Leading ng Diyos kasi yung pinatingnan natin, hindi yung leading ng tao. Kaya at least, kahabagan ng Diyos, sa dalawang araw nating pagkita-kita, marami kayo natutunan. Nawa, ipamumuhay natin yan. Kaya sabihin ko sa iyo, di ba? Patience was needed to allow God. Mamin ako, pagkikinig ako. Patience was needed, kailangan, to allow God to accomplish His purposes in life. Kaya ang patience, kailangan sa tao. To allow God to accomplish His purpose in our life. Like walang patience, hindi ka matiisin. Walang accomplishment ang buhay mo, Kristiyano. That's why patience is needed to allow God to accomplish His purposes in our life. Like in the life of Joseph. Si Joseph, di ba? Si Joseph, alam nyo,
Si Joseph pinag-initan ng lahat niyang kapatid. Makinig kayo. Kinalaban siya ng mga kapatid niya, pinag-initan siya. Kay nagsilos sila. Kaya delikado yung silos. If there is jealousy, there is trouble. Pag may magsilos-silos, inggitan, mayroong kaguluhan. Tandaan nyo na. Sa Bible po yan, sa James chapter 4, if there is jealousy, there is trouble. Kasi inggitan eh. Pag may inggitan, mag-create na iba-iba mga istorya, mga sinungalingan, gawa-gawa istorya, para manalo sila. Hindi po ganun. Basta may jealousy, mayroong trouble. Eh, nagalit yung kapat na jealous sila kay Joseph. Hindi mo, nung nagsilos sila kay Joseph, ano ginawa? Sinama nila doon sa ano? Sa disirto, sa gagubatan. Nagkaisa, nag-conspired sila, nagkaisa sila. Gumawa ng masama. Ano yung conspiracy? Nagplano sila ng masama against to his brother Joseph. Hinulog nila doon sa butas. Tapos, nagpamatay sila ng hayop. Yung jacket ni Joseph na paganda, bigyan ng papa, nagyan ng dugo-dugo ng hayop. Tiyan mo yung conspiracy, masama. Ginawa na masama. Tapos, dumating yung mga negosyante. Pininta nila si Joseph para sa Egypto, Egypt. Pero pag-uwi nila, dala nila yung jacket ni Joseph, may dugo-dugo ng mga hayop. Papa, yak-iyak pa sila, nag-drama pa. I'm sorry to tell you, si Joseph di namin nakita. Nakikita namin yung jacket na lang, puro ng dugo, maring pinatay siya ng masamang hayop. Imagine, grabe siya, ginawa mo sa kapatid mo. Ginagawa mo sama dahil lang, because of jealous. Pero bininta mo sa Egypt, pero nung binta sa mga negosyante sa Egypto, mga businessman, bininta si Joseph sa Egypt. Bininta sa Egypt, yon. Grabe ka matiisin si Joseph. Nagtiis, nagpasinsya, nagtsaga, anong nangyari sa buhay? Bakit? Alam ni Joseph na ang Diyos kasama niya. Amen. Oh, habang doon si Joseph, grabing ginawa ng mga tao doon kay Joseph. Inakusa siya lahat, hanggang priso siya. Nung priso sa ilalim siya ng prisuhan, doon ang pagkita himalang Diyos. Amen? Na nagbinay pang hari, pitong bakang unang pataba. Pagkatapos after the seven ram nga mataba, sumunod yung pito naman na payat. Lahat ng mga magician, sulugir ng mga hari, walang naka-interpret. Si Joseph ang minagturo niyo, mayroon niyo, Israelita, marunong, magaling. Pinakyat sa palasyo. Yan ang sabi ng minsay, from the pit to the palace. Galing sa butas, dinala sa palasyo. Tingnan mo, grabe ang Diyos mag-promote, magpanalangin, magpapala. Sabi ng hari, Joseph, I know you are a wisdom from God. Ano ibig sabihin? Sabi ni Joseph, hari, yung unang pitong bakang mataba, 7 years of abundance. You gather all the grains, lahat, ipunin lahat niya, kanya pagkain, lagay sa palasyo. Punuin ang palasyo within 7 years of abundance. Kaya after abundance of 7 years, madarating ang 7 years, grabing pamit. Ganun, hari, ganun ba? Dahil sa ginawa ni Joseph, tinapon siya ng mga kapatid sa butas, sa balon, from the pit, dinala sa palasyo. Si Joseph being promote, ginawa siyang gobernador. Nagpamahala ang lahat ng mga grains, pagkain, after 7 years past, nagkaroon ng gutom ang mga kapatid ni Joseph. Papa niya pumunta sa Egypto dahil ang Egypto lang ang bundad siyang pagkain. Yung Joseph, puging-puging, gwapo na. Kay gobernador na. Siyang in-charge processing manager, ang tawag niyan. Pag namalayo pala natingin Joseph tumutulong luwa, ang huwa-huwa sa sapapat, mga kapatid niya. Pagdating pa lang doon, pinaayos siya, pasokin niyan sila, pasokin. Nagulat si Joseph, ang mga kapatid Joseph, bakit pinakain sila, pinahandaan sila. Grabe pagkain. Pakainin niya. Tapos pagbalik, pinaglagyan ng kinto, pagkain kami. Tapos sabihin nyo, sa papa nyo,
papalikin dito, isama yung isang kapatid yung bunso, si Benjamin. Nagulat sila. Bakit ganon? Hindi alam ni si Joseph. Bumalik, lalang papa si Benjamin. So, pinaupo niya, pinakain ulit. Hindi na makaya ni Joseph, pumutok yung puso. Sabi ni Joseph, hindi ta kayo sinisi sa ginawa niyo sa akin. Hindi ako galit sa inyo sa ginawa niyo sa akin. Dahil una pa man, nag-reveal ng Diyos sa akin. Ngayon may mga bituin, nga mas, bituin nga galit sa akin at ako'y itataas. Ngayon, dinamit ako ng Diyos sa ginawa niyong masama sa akin. Pero plano ng Diyos sa atin mabuti. Yan ang sabi ko, patience was needed to allow God to accomplish His purpose in life. Ngayon, kung di nyo ginawa sa akin yon, at plano ng Diyos, mamatay tayo lahat sa guto. Yan mo yung plano ng Diyos na maganda. Ngayon, nabuhay ang buong pamilya at buong daigdig sa ginawa na kay Joseph. Pero si Joseph, walang binitaw na salitang masama. Hindi ta kayo sinisisi. Hindi ako galit sa ginawa niyo sa akin. Kaya iyakan yung kapatid niya. Sabi niya, huwag kayo manghinang sorry sa akin. Ah, Joseph, wala kayong kasalanan. Lahat ito, plano ng Diyos. Sa aking pagmamatsagain, pagmamatiisin, pagtitiis, the purpose of God, accomplish in your life. The purpose of God accomplish in one life. That's why patience, matiisin, pasinsyahin, kailangan to allow God to accomplish His purpose in one life. Awitan natin, Diyos ko naman.